ahí. Y sorry por watermark sa yung mirror ko. Papakita ko lang sa inyo to. Update. And look. Ito yung hair ko. Simula nung pinashave ko. 2 weeks ago. 2 weeks and 2 days ago. Oops. Look siya. 2 weeks and 2 days ago. Yun na siya. And look. Meron na siyang mga spots naman. Nagsimula lang to kahapon. Look. Pag binunod ko siya. Okay, bugat. Sobrang dali na siya. Kasi even my kilay. Pag binunod. Kilay is life. So, life. Wala na yung kilay. Anyway, so yun, pinakita ko lang sa inyo. So, 2 weeks bago siya ng lagas. Ito yung reason kung bakit nagpa-shave ako. Kasi, if you know me, mahal na mahal ko po yung buhok ko. Sa mga nakakita na or nakakilala sa akin, mahal na mahal ko yung buhok ko. Ang haba na niya, diba? Color, conditioner, yung mga ganun. Pina-shave ko siya para katulad ngayon, yung nalalagas na siya. Kung ganun pa rin siya kahaba, ganun pa rin siya kaganda. Tapos makita mo nang lalagas, di ba? Parang, ang sakit sa puso. Parang, hindi mo na nga masyadong iniinda yung sakit mo, ang cancer. Tapos, makikita mo nakakalbo ka, napapanot ka unti-unti, di ba? So, at least, ngayon, nakaset na yung isip ko, na-condition na na magiging ganito rin ako. Kikinis pa nga. Meron akong 2 weeks or ilang araw niyon na i-condition ko yung sarili ko na ganito na yung itsura ko for a few months or almost 1 year, more than a year. Hindi ko alam eh kung hanggang kailan eh. So, yun. Kaya binibigyan ko lang kayo ng update. Actually, pwede ko na siyang gunutin yung mga nakilala ko na may same masakit. Mga nakakasabay ko sa ospital. Sabi nila sa akin, since nung naglagas sila, ay mahaba yung hair. Binubunot daw nila. Kasi walang sakit eh. Pag binunot mo, wala na talagang matitira siya dito. Eh, ayoko naman, diba? Untayin ko na lang siyang malagas unti-unti. Normal. Ayan. And, isa pa, yung nails, nangingitim na siya. If you can see. Simula dito, nagpa-purple na siya. Isa naman yan sa mga ina-expect. Ano pa ba? In 2 weeks, I lost almost 4 kg na. Kasi piling-pili yung kakainin, tapos basta napaka, ano lang, napaka, ano man tawag dun? Mahirap eh. Ang hirap tansyahin ang kakainin kasi bumaba na yung bumaba na yung white blood cell, yung white blood count, WBC, bumaba na siya. So normally yung immune system mo mababa na. So kumain ka ng medyo mamantika, diarrhea. Kumain ka naman ng masyadong maraming saging, apple, constipation naman. Ang hirap timplahin. Hindi makakain ng meat, talagang talagang strict, napaka-strict ng diet. Piling-pili lang talaga, kaya hirap na hirap ako. And knowing me, ang takaw ko kaya ang daming food na nawala sa buhay ko ngayon. Pero
least, okay na yun. Susundin ko lahat ng sasabihin ng doktor. Okay ang lahat. Ay, ano ba yun? Gumaling, diba? Ano naman ang kailangan natin gawin. And, again, kaya ako nag-update kasi gusto ko kasama ko kayo sa journey. And sa mga nakakapanood na may nararamdaman na ganito, parang awareness na din kung ano yung mga dapat gawin, yung mga dapat i-expect, at saka yung mga at least alam nyo na kung ano yung pwede nyong maramdaman. So, sa akin lang, if you feel, kahit nga wala kang ma-feel eh, if you're like 35 and above, regular, siguro parang sa natatandaan ko sabi, once a year, mammogram and breast ultrasound just to make sure. Wala naman siguro mawawala sa atin kung magpapatest. Yun yung hindi ko ginawa. Pinagwalang bahala ko lang. Ang yabang ko eh. Naisip ko, di ako magkakasakit, di ako dadapuan yan. Ang lakas ng katawan ko eh. Ang lakas ng immune system ko. O yan, ngayon, yan. Wala talaga akong sakit eh. Wala akong high blood, wala akong diabetes, wala talagang tinamay yung dugo ko. I-test mo, normal. Hindi mo alam sa ibang parte pala ng katawan mo. Hindi ko yun naisip. Hindi dumapo sa isip ko na magkakaroon na kayo. Mararanasan ko. Anyway, alam ko nandyan lang kayo. Kaya, thank you. Sa mga sumusuporta, sa mga nag-a-advise, tumutulong, nag-cheer para sa akin, mga nagko-comfort. Especially my family. At yung mga friends. Yung mga friends na kahit matagal nang hindi mo nakita, nandyan lang pala sila talaga. Ayun lang. And I'll keep on updating you. Meron akong isa pang video na ina-edit. Yun talaga yung part 3. Sinimit ko lang to. So, part 4 na siya. Pero nauna yun. Hindi ko palang tapos i-edit. See you. I will continue on updating you guys. Mag-video ako palagi as much as I can. Minsan nakakalimutan ko eh. Ayun lang. Thank you for listening. Thank you for watching. And sana kahit pa paano nakapagbigay ng konting tips, inspiration. Ayun lang. Thank you, guys. See you. Bye.